Isang magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat kung nasan man kayo ngayon. Okay? Sa lahat po ng ating subscribers ay suswertehin, hindi lang po ngayong araw na ito, kundi magpakailanman. Okay? So welcome po, welcome back sa ating channel. Alright? Ito nga po pala si Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome po and welcome back sa ating segment na Track Record and Kanino Ka Pupusta. Okay. Umiinit na po ang politika talaga sa bansang Pilipinas. Tirahan ng tirahan, di ba? Okay? So, batikusan ng batikusan. Sabi ko nga po, ginagawa lang po nila ito dahil political season na po. Believe me. Okay? Sa experience ko po, no, dito sa bansang Pilipinas, pagdating po ng mga ganitong panahon, talagang yung mga kahit magkakaibigan, magkakaaway na. Sino po mag-aakala na si Lacson, Soto, si Pacquiao, si Gordon ay aawayin si Pangulong Duterte? Di po ba? Okay? Yung mga hindi po magkakapartido dati, magkakaibigan na ngayon. Okay? Yung mga magkakaaway po dati, ay magkakaibigan na ngayon. Okay? Yung magkakaibigan po dati ay magkakaaway na ngayon. Ang mga magkakaaway dati ay magkakaibigan na ngayon. Okay, ganun po. Hindi, seryoso po ha, ganun po ang politika sa atin. Okay, kaya nga po dapat alam natin ang track record ng bawat isang Pilipinong leader. Okay, para naman pagdating po sa eleksyon ay talagang handang-handa na po tayo na i-shade po yung talagang karapat-dapat na maging leader natin, no? Mapalokal man yan, mapanasyonal man yan. Ito po ang tatandaan nyo. Pag hindi po kayo nabigyan ng sap nung nakaraang mga pandemic, huwag nyo pong iboto yung mga leader na yan. Okay? Tandaan nyo po yan, no? Okay? Eh, dito po sa amin, nakakuha yung mga ano, mga may mga kaya naman, di ba? Na paglalaruan po ang kaban ng bayan. Okay? Kaya po dapat ay maging matalino tayo. Tandaan niyo po 'yan, okay? Okay, nandito po tayo para po ay ma-educate kayo, no? Kung sino po ang iboboton natin or sino po ang iboboto nyo sa bansang Pilipinas, okay? So i-share na po natin kung sino po ang ating ipagkukumpara. Si kanino tayo pupusta? Okay? Kanino ba? Kay Marcos o kay Pacquiao? Ayan, okay. Umiinit na po ang ating usapang politika. Mag-comment lang po kayo dyan. Welcome na welcome po kayong mag-comment dyan. Wala po tayong ano, kahit ano pong sabihin nyo dyan, wag lang po kayong magmumura at wag lang po kayong mag-accuse ng something na hindi naman totoo. Okay? Pero kung mga ano, in a nice way, you can be able to type anything there. Except, wag po kayong magmumura. I-blablock po kayo ng YouTube. Okay? Umpisa po natin kay Marcos, no? Taga Northern Luzon po 'yan. Anak po 'yan ni dating Pangulong Marcos. May vision po 'yan sa country. Okay? Naging gobernador po 'yan, naging congressman, naging senador. Okay? Nag-lead sa isang okay, LGU. All right? So talaga makikita mo naman na talagang bagay na bagay siya sa pagkapangulo ng Pilipinas. Okay? Pagdating po kay Pacquiao, ay senador po yan ngayon, pwede po siya sa re-election. Kaya nga po, panawagan din natin, Senator Manny, baka naman i-consider mo na tumakbo bilang re-electionista and support Bongbong Marcos. Pwede naman po yun. Pero kung gusto mong tumuloy, sige ka, baka mawala ang iyong kaperahan, pero nasa sa inyo po yan, mahal naming Senador Manny Pacquiao. Okay? So, ano po yan? Si Marcos, inadapt na po yan ng Partido Federal ng Pilipinas. Okay, baka i-activate niya po ang KBL. Okay, nationalista party po yan ngayon. Okay, baka po yan maging standard bearer din ng PDP laban or alliance nila, no, together with Pangulong Duterte. Si Pacquiao naman po ay sa PDP laban. Okay, led by Senator Coco Pimentel. Presidente po yan ng Pacquiao Wing. Alright, kaya lang po medyo maliit na ang paksyon na yun, PDP laban. Ang malaking paksyon talaga ay yung Cusi Wing ni Pangulong Duterte.
Pero tignan po natin. Okay? Recently nga po, nagdemanda ang ating mahal na senador kay Pastor Kibuloy ng cyber libel. No? So, magde-decide po niya ng korte. Alright? So, karapatan din po ni mahal nating senador Manny Pacquiao na magdemanda. Alright? Kung yun po ang kagustuhan niya. Alright? Okay, so, ayun po ha, taga Mindanao po ito si mahal nating senador Manny Pacquiao sa General Santos City. Okay, sabi niyang aking mga kamag-anak doon ay talagang mabait naman ito, matulungin. Pero hindi po natin alam talaga kung ang sarangani na political base niya ay talagang maghahalal sa kanya para sa pagkapangulo. Alright. Si Manny Pacquiao ay malakas sa certain part of Mindanao. Yan, Sarangani nga, yan, General Santos City. Pero hindi po yan, hindi po lahat ng Mindanao. Eh, alam naman natin, ang Mindanao ay maliit na area rin ng buong Pilipinas. Okay? And hindi naman po lahat dyan ay bumoboto. Okay? Ayun po, no? Si Marcos naman po ay malakas sa Northern Luzon. Metro Manila, malakas yan. Malakas din yan. Mindanao, malakas yan. Lalo na kung magtatandem sila ni Pangulong Duterte. And malakas din po yan sa General Santos City at saka sa Sarangan. Kasi marami pong Ilocano doon. Marami rin pong Warayan at Visaya doon, di ba? So Visayas region, yan, medyo malakas sa certain part si Marcos. Okay? Ayan. Ganun po ang bailiwick nila. Pero ang tanong, sino ba ang karapat-dapat? Bayan, kanino ka pupusta? Marcos o Pacquiao? Nasa sayo yan, kaibigan. So hanggang dito na lang po mga mahal kong mga kababayan. Ito nga po pala si Alan Burgos from the hashtag Walk With Land channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman every time may mga bago tayong videos, i-hit mo na rin ang notification bell so that pag may mga bago tayong mga videos like this, ay lagi kang updated, kaibigan. Ang ating hiling at ang ating panalangin ay lagi kayong siswertehin, lalong-lalo na ang ating mga subscribers at mga viewers, okay? Hindi lang ngayong araw na ito, kundi magpakailanman.